Magandang buhay mga kasimbahay. Bagong araw na naman upang tayo magnilay. Samahan ninyo ako ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, anya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiyahiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iniwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Nasaan ang iyong kapatid Abel? Sa kanyang encyclical Fraternity and Social Friendship, Fratelli Tutti, tinatalakay ni Papa Francisco ang tema ng kwento sa Ebanghelyo sa araw na ito. Ayon sa Papa, nakaugat ang kwento sa paglikha ng mundo at tao, sa pakikipag-ugnayan ng tao sa isa't isa. Nagsimula ito ng patayin ni Cain si Abel na kanyang kapatid. Tinanong ng Diyos si Cain kung nasaan ang kanyang kapatid. Sumagot si Cain na hindi niya alam at idinugtong pa niya, ako ba ang tagapag-alaga ng aking kapatid? Ito rin ang kadalasang patanong na sagot ng mga taong walang malasakit sa kapwa. Kaya, hinihimok tayo ni Papa Francisco na mapayapang lutasin ang hidwaan at lingapin ang ating kapwa-tao. Ang kapwa-tao para sa mga Hudyo ay ang kalahi nila. Itinuturing na kalaban ng mga Hudyo ang mga Samaritano sapagkat hindi na sila tunay na mga Hudyo dahil sa kanilang pakikipag-asawa sa mga dayuhan. Magkakaiba na ang lahi at kahit sa pagsamba, nagkaroon na rin ang mga Samaritano ng sariling templo na naging sanhi ng lalo pang pagkasira ng kanilang pakikipag-ugnayan sa mga Hudyo. Ang Samaritano sa Ebanghelyo na hindi inaasahang tumulong ay isa pang gumawa ng paraan upang tulungan at suportahan hanggang gumaling ang biktima na isang estranghero pa. Marahil, alam niya ang batas na pumipigil sa pagtulong sa mga taong hindi niya kalahi. Ngunit, siya pa ang itinuturing ni Jesus na marunong makipagkapwa-tao.
nakikita natin sa mga telebisyon, social media, at naririnig sa mga radyo kung paano tumutulong ang ibang tao sa mga biktima ng iba't ibang kalamidad at pandemyang COVID-19. Ang mga tumutulong ay nakikipagkapwa-tao. Sa gitna ng karahasan, kapighatian, pagkamakasarili, may mga Samaritano pa rin sa ating lipunan na handang magbahagi ng kabutihan ng Diyos. Ayon kay Papa Francisco, babangon ang sambayanan kung makikipagkapwa ang bawat tao na nakikiisa sa kahinaan ng iba at tutulungan ang mga nangangailangan upang mapabuti sila at magkaroon ng lakas na tumulong din sa ikabubuti ng ibang tao. Totoong tayo ang mga tagapag-alaga ng ating mga kapatid.